isang linggo, ipinaliwanag ni DOT si Secretary Mar Rojas ang isyu tungkol sa paghinto sa pagbibigay ng overtime pay sa mga taga Bureau of Immigration, Customs at Quarantine na nakadistino sa mga paliparan sa bansa. At para sa panig ng mga apektadong kawanina tutol sa direktibang ipinatupad ni DOT si Secretary Mar Rojas, makakapanayam natin sina Danilo Almeida, Chief ng Immigration Regulations Division, at si Attorney Floro Balato, Head ng Legal Team ng Bureau of Immigration sa NAIA. Good morning po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Cara. Okay. Magandang sir, umaga. Good morning. Ang pagkaka-explain po sa amin ni Secretary Mar Rojas, yung kinocomplain ninyo na tinanggal supposedly na overtime pay, hindi ito yung overtime pay na binibigay ng gobyerno sa regular na kawani ng gobyerno. Opo. Ito ay overtime pay na binibigay na binabayaran ng mga private airline companies. Yes, that's true. Tama po yun. Oo. Bakit po hindi po ba bilang mga kawani ng gobyerno, hindi po ba dapat ang nagbabayad ng overtime ninyo ay gobyerno at hindi ang airline companies? Kasi hindi naman kayo empleyado ng airline companies. Ang nagsasad po dito, sa Section 7A ng ating Commonwealth Act 613, ang Philippine Immigration Act of 1940, at sinundan po ito na Republic Act 503, na nagbibigay po ng powers sa Commissioner ng Immigration na magpatupad ng overtime rates sa various airlines and shipping companies and persons served. Ito po ay sinasanction rin ng Secretary of Justice, ang huli po ng aming administrative order nito, Department Order, na 369 na pinirmahan po ni Secretary Artemio Toquero last year 2000, na pinatutupad po ito sa lahat ng shipping companies and airline companies. Bakit po obligado ang mga airline companies at shipping companies na bigyan kayo ng overtime pay, gayong hindi naman nila kayo empleyado? Ma'am, if I may add, ang overtime pay ay naka-charge sa airline companies dahil ito ho ay nakasaad sa Section 7A ng Philippine Immigration Act. It has been established by expediency dahil ho sila yung nagdi-determine ng schedule ng immigration officers na naka-duty sa airport. Mm-hmm. At ito ho yung international practice sa US, ganun din ho ito. And then ito pa ay sustained by the Supreme Court decision. Sila ho yung nagbabayad kasi ho ang pinagsiservisyuhan ng overtime ng immigration officer ay airline companies at saka yung passengers, international passengers. Hindi ho nanggagaling sa government dahil hindi naman ho yung immigration officers nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Kaunting sector lang ho ito ng ating society, itong airline company, which are mostly foreign airlines. Mm-mm. And then ang international passengers na konti lang ho ito. Ang sabi ng desisyon ng Supreme Court, Ma'am Cara. Dalawa po ang nagpapasweldo sa inyo. Yung basic na salary ninyo, sinusweldohan kayo ng gobyerno, pero yung inyong overtime pay at meals and transportation are shouldered by international companies? Because po, kaya po tayo binabayaran overtime. Ilabas po sa working hours po ng gobyerno between 8 to 12 and 1 to 5. So, yung po mga madaling araw, at before 8 and after 5, between 12 to 1 ng tanghali. Mm-hmm. Yan po eh, lumalabas eh overtime because wala po sa reglamento ng ating labor code and ating civil service sa pagtatrabaho ng kawani ng gobyerno. Hindi po ba dapat yung gobyerno na lang ang magbayad sa inyo ng overtime pay? Dahil ganun din naman po yung practice sa ibang mga government offices, di ba? Ito yung magiging sagot natin, ma'am. But biglang i-assume ng government yung pagbabayad na to. It has been there for several times. 1950s po, yun na yung industry practice. At ang binabayaran na ito ay nasa batas. Nasa batas po. Hindi ho kakayanin ng ating mga immigration officer pag tinanggal ito. Kasi may immigration officer tayo na nag-render ng services up to 12 hours sa ibang airports. So, hindi po ba po pwedeng ngayon, dahil hindi po kayo nakakatanggap ng overtime pay from the airline companies, kung gobyerno na lang ang mag-shoulder ng overtime pay ninyo since yan naman din ang nakalagay sa batas na lahat ng government employees ay entitled to overtime ganito pay. Po, ayaw nyo po ba yon na Cara, ilapit na lang ito sa civil service? Cara, I think this is, why would we let the Filipino people, the taxpayer, Juan de la Cruz for that matter, shoulder the expense of overtime pay of immigration officers at the expense of the Filipino people and for the benefit of foreign airlines being served? And this is business for them. Why are we going to burden the Filipino taxpayer for paying
24 hours on a Saturday, Sunday, and holidays for that matter, for the services of immigration officers, for the benefit of several foreign airlines being serviced by the immigration officer. Mm-hmm. Sa dami-dami po ng ating gagamitan ng ating budget appropriation para sa ikabubuti ng mga kababayan nating Pilipino, bakit natin sasalimin to? Samantalang ito po yung negosyo ng various airlines companies. Ma'am, bigyan ho kita ng, if I may add, bigyan ho kita ng figures. Mm-hmm. If babayaran ito ng government, ngayon ho ang airline companies, more or less 54 ho sila mm-hmm. sa international airport. Binabayaran nila mga 10 million lang a month. No, 34 operating 34. Airlines. Oh, 34 airlines, foreign airlines, operating in Naya alone. Naya alone. So pag mag-additional tayo ng employees, kailangan ho natin ang kailangan nating i-hire is more or less 1,000 personnel, additional more than 1,000 personnel sa buong international airports. Gagastos ho yung government diyan ng mga more or less 800 million. Mm-mm. Basic salary alone, ha, wala pa ho yung overtime. Mm-mm. But bigla nating babaguhin yung policy. Sasagutin ng taong bayan, sasagutin ng taxpayers. Yung sinasabi ng batas, sinasabi ng Supreme Court decision, it is industry practice, at nandyan na ho yan ever since, biglang sasagutin ng taong bayan. Ayaw nyo rin po na mag-hire na lang ng... We are in the process. Kasi sa ngayon po, ang solution ng gobyerno ay mag-hire na lang ng additional employees para hindi na kailangan mag-overtime. Yan po ang direktiba ng aming commissioner, ni Commissioner Dabin. At pabor po kayo doon. Pabor po ako doon. So hindi na kayo bibigyan ng overtime pay niyan. Hindi po, ganito po 'yon. Ang pakay po ng gobyerno, remember, it's not only NAIA. We have several airports all over the country, new airports. And we have to man all the we have a porous border for that matter. Hindi lang po airport pinag-uusapan natin, as seaports po rin. So we are in the process. Tuloy na sa batch 4 na po kami sa training ng mga bagong hired na mabata, mga abogado, CPA, and professionals for that matter, civil service professionals, ang ating hiring. Ongoing po ito ngayon sa Philippine Immigration Academy sa Clark. Ngayon po, yan po ang ating pake ng ating commissioner para mapaganda, mapabuti, at maparami ang mga nasiservisyo para sa immigration. Mm-mm. Pero ang solusyon po sa overtime kasi, it's not a question of number of people. It's a question of the time being consumed on a 24/7, 365 days a year. Hindi po natin pwedeng hintuin ang pagdating ng eroplano at para serbisyo ng immigration. Ang problema po dito, hindi lang po yung enforcement ng batas, hindi lang po yung pagsiservisyo sa airline. Ang pinag-uusapan dito, maraming responsibilidad ng immigration officer. Hindi lang po pag-a-admit, pag-clear ng pasero, pag-monitor ng mga fugitives, etc. Ang basically, ang importante ho rito, yung kung ating trabaho sa proteksyon ng ating gobyerno, ng ating bayan, on the basis of national security. And that's the most important thing. Mm-mm. Being done by our immigration officers. Ang point ho dito, Ma'am Cara, kailangan natin ng additional immigration officers. That's why nagre-render ho tayo ng overtime. Right. Kaya nga kulang na kulang ho tayo. Mm-hmm. Pero bakit biglang puputulin? August 3, may order na ho na wag nang magbayad yung airline company ng CIQ. Wala pa naman ho tayong hinahire na sufficient officers. Mm-hmm. Sino ho yung gagawa nito? Ngayon, ang immigration officer ay hindi lang ho ganun, sabi ni Sir Danny. Kailangan ho ng training, kailangan ho ng expertise, mm-hmm. kailangan ho ng matagal na pag-aaral para sa kanilang profiling. So ang sinasabi ninyo po, hanggat hindi pa nakakapag-hire ng mga bagong immigration officers, ay ipatuloy muna yung pagbabayad ng overtime. Bakit biglang puputulin, as of August 3 dun sa sulat, wala pa naman ho tayong sufficient immigration officers na magmaman ng airline immigration counters. Magkano po ba itong overtime pay na pinag-uusapan? 50 pesos per hour. 50 pesos per hour. As mandated by department order. Kasi ang range po nito, pinopropose ng commissioner, inaprobahan po ng Secretary of Justice. Mm-hmm. Ang huli nga po, year 2000. Ito po ang aking sana mumungkahi sa ating mga honorable cabinet secretaries. Mm-hmm. We would like to have a win-win situation for the government. After all, sa ikabubuti ng bayan, sa matuwid na daan ng kampanya natin, Presidente, at para makapagserbisyo po tayo sa ating turismo, sa tourism program po ng Presidente. It's a win-win situation supposed to be ang dapat approach po natin. Ang sistema po nangyayari ngayon sa ibang bansa, para comparative lang po, ngayon, ang ating Board of Airline Representatives, ang nagbabayad po airline companies. Mm-hmm. Okay. Now, this is basically business for them. Now,
if there is what you call the provision of the law, person served, sa Amerika po, pagbili mo ng ticket, pagpunta mo sa Amerika, naka-charge sa iyong ticket na. Ngayon ang practice ngayon. Saan papunta lahat ng papuntang Amerika sa $7 impact, immigration and naturalization service fee. Now, it can be that way. If the airline companies doesn't want to pay, then let the passenger be... Ako, tataas ang mga ticket ng ano. Yung mga ganun rin naman eh. Pati ating sa fuel adjustment na andun. Eh di parang pasarehero rin po pala yung nagbayad ng ano ninyo, overtime pay ninyo. In America, it's being practiced right now. Mm-hmm. So, pagpunta ko nyo ng America, kasama po yun. Saan ho yung pipiliin natin? Yung pasahero, yung taong bayan, o yung... Bakit naman ho natin? Private company. Eh, yung private company, kami rin naman yun. Pasahero rin na magbabayad yan. Pero, mas ito naman ang karaang punto ko. Bakit natin pahihirapan ang Pilipino taxpayer for that matter? Mm-hmm. At the benefit of several, only a few, various airline companies. Bakit po natin itong ganun? Itong expense na to, Ma'am Cara, is operating expense na nila for the longest time. Part po ito ng expense nila na... ginagawa, ito ay provided for by law, ito ay established ng long practice. At ito po ay meron ng withholding tax, by the way. Meron na tayong na-subjected po sa withholding tax. May resibo po ini-issue sa airline companies po yan. Sagutin lang ho namin yung allegation na may kotong. Hindi po kotong. Hindi ho ito kotong. Kasi ho, this is... May bills po yan, by the way. Binibill ho ng Immigration Officers Association of the Philippines. And then yung billing ho ay ini-scrutinize ng accounting department ng mga airline companies. Ini-scrutinize ho ito ng kanilang mga finance officers. Mm-mm. In fact, ho, nandito ho yung Certificate of Tax Withheld ng ilang airline company na binabawas na yung ibinabayad nila sa Immigration Officers of the Philippines. Mm-mm. Ibig sabihin ho ay hindi ho ito... under the so, table transaction. So, ang sinasabi niyo po, ito ay legal, opo, legal at matagal na pong pinapractice na yes. Airline companies po ang nagbabayad opo, ng overtime payment. Since 1950s po, it is provided for by law. It is sustained by the decision of the Supreme Court dun sa Carbonilla case. And sanctioned by the Secretary of Justice. It is based on department orders. Ito ho yung pagsisingil. Marami hong department orders. Ang pinakauna ho dito ay since 1950s pa. Okay. So, 1953. Okay, alright. Malinaw na po ang lahat. Maraming salamat po Danilo Almeda ng Immigration Regulations Division at Attorney Floro Balato ng Bureau of Immigration ng NAIA. Thank you, sir. Thank you, sir.